Hello mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Ito, meron tayong gagawin dito na Hisense 39 inches. Basic TV lang mga bro. Ito yung kanyang problema. Yan. Katulad na naman nung ginawa natin mga bro sa Divant. Ang nakaraan na nagbabar line siya. Bali, sakit to mga bro ng ganitong panel. Isa lang din yung ginamit niya na panel doon sa Divant na ginawa natin noon. Bali, 39 inches na EU panel. Itong ganitong sira mga bro ay madalas sa panel na to. EU panel. Maraming nahihirapan dito. Maski nung una ko din na-encounter to mga bro is matagal ko rin siyang ginawa. Kumbaga ilang buwan din na pinag-aralan ko mga bro yung ano nito, yung problema nito. At marami din tayong na-discover na paraan kung paano to ayusin. Depende sa kanyang sira, may mga remedy na ginagawa dito. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, papasalamatan natin si yung kaibigan natin diyan sa Hong Kong, si Sir Leo Liganga. Mating na sir yung package. Maraming salamat. Bali, may laman niyan na may laman niyan na dalawang tester, isang flashlight at saka circular saw. Magagamit natin sa paggawa natin ng bagong lamesa. Papalitan natin 'tong gamit natin kasi gagawa tayo ng mas malapad. Ito lang mga bro ang maganda sa aking pag-vlog is kahit na konti lang yung ating sinasahod dito sa ating channel is meron namang nagdo-donate. Kagaya nyan, may nagbigay na naman sa atin. Bali yung dalawang tester dyan na digital is may pagbibigyan na ako na dito lang din sa amin na nag-uumpisa pa lang. Kawawa eh, wala siyang magamit na tester. Yun na lang yung pagbibigyan natin. So, kaya dun sa mga nag-vlog na kagayo ko dyan is huwag kayong mag-expect ng malaki. Dahil sa ating mga tech vlogger is maliit lang yung kita dito, hindi gaya ng mga ibang may content na mas malaki pa ngayong malaki pa ngayong mga kinikita ng mga nanghuhuli na lang ng ahas kasi yung iba is ilang araw lang 10,000 views na, samantalang sa amin inaabot na ng taon, hindi pa umaabot ng 10,000. Kaya konti lang yung sinasahod natin. Mamaya mga bro, ipapakita natin para maniwala sila. Okay, bubuksan muna natin to mga bro. So, ito mga bro, na mabuksan na to. Ito yung kanyang model number 39N2174. Okay, bubuksan natin. Ito mga bro, yung nasahod ko nung nakarang buwan. Bali, $168.45, may bawas na to 0.89, so $165.56 lang yung nakuha natin. Tapos yung ito naman yung mga bansa na kung saan may nanonood sa ating channel. Yung Philippines is merong siya yung number 1, 75.5% yung nanonood sa ating channel. Compare natin sa United States na 1% lang. Pero makikita natin dito mamaya na yung kahit na 1% lang yung United States, siya pa rin yung ating number 1 na siya yung pinakamalaki kung saan may nakukuha tayong mas malaking kita. Yan o, number 1 yung United States, meron siyang $11.81 samantalang 1% lang yung nanonood doon. Samantalang dito sa Pilipinas is 75% yung nanonood. Ang kita ko lang is $1.1. So ano lang yan, mahigit 50 pesos lang yung kita ko sa isang buwan. Yan yung date, November 15 to December 12.
ganun kaliit mga bro yung kita dito sa pagbablog dito sa Pilipinas. Hindi kagaya nung nagbablog sa ibang bansa na ano, mas malaki yung kita nila. Sa atin is konti lang. Ito na mga bro. Ito minodify na pala itong kanyang level shifter IC. Ayan. Nagcutting na doon, nakat na yung kanyang LC1, LC2 at saka kinonect yan, bali yung LC1 kinonect niya sa BGH and LC2 sa BGL. Tapos natanggal na yung resistor na 200 ohms doon sa LC1, LC2 sa ating right side. Tapos yung mga resistor sa ating clocking signals is yan, oh, nagalaw na. Tapos sa kabila nagalaw na din. Tapos natanggalan pa ng isang resistor yung sa HC6. Bali ano yan mga bro, 37 ohms yan. 37 ohms, yan o, natanggalan yung ano. Kung gagawin natin dito is lalagyan muna natin yan ng resistor. Lalagyan natin ng resistor mga bro yung LC HC6. Bali, ang available lang sa akin is ano, 39 ohms, wala akong 37 ohms. Tapos dito sa LC1, LC2 meron tayong pamalit dyan pero hindi na SMD. Meron tayo dyan available na ano, 200 ohms. Okay mga bro, ano muna, lalagyan ko muna ng resistor. So ito mga bro, nalagyan na natin ng 200 ohms yung LC1 saka LC2 saka yung sa kabila naman yung 37 ohms na wala. Nalagyan natin ng 39 ohms. Tapos ito, plug in natin. Ganun pa rin mga bro yung kanyang problema. Bar lines pa rin. Okay, yung susunod natin gagawin ay ano. Oh, ito yung gagawin natin mga bro. Yung kanyang LC1 na kumonek sa BGH. Kukonek natin yan sa ABDD via 1K resistor. Tapos yung LC2 naman nakakonek ng BGL. Ano din yan, lalagyan natin ng 1K na resistor. Gaya din ng ginawa natin nung sa debunk. Okay, yan yung gagawin natin. Ito na mga bro yung ginagawa natin. Yung ating LC1, yung kinonek natin sa BGH via dalawang 10K na resistor. Tapos yung LC2 naman sa BGL via 1K. So yung una kong ginawa dito kanina mga bro is 1K resistor lang yung ginamit ko. Pero meron pa rin siyang meron pa rin siyang bar lines. Kaya ang ginawa ko is tinanggal ko din yung nilagay natin dito na 200 ohms. Yan sa LC1, LC2 sa ating right side. Pagtanggal natin ng ano diyan ng resistor na 200 ohms, nabawasan naman mga bro yung bar lines, konti na lang yung bar lines, konting-konti na lang. Kaya ang ginawa ko dito is yan. Kaya ako nagdagdag ng or kaya ako naglagay ng 10K resistor diyan sa BGH dahil yan yung voltage na gusto niya.
Siguro yung iba itatanong nyo na bakit di mo nalagay sa ABDD na kagaya ng ginawa mo nung huling yung ginawa natin yung sa diban. Pag nilalagay ko kasi mga bro sa ano sa ABDD dito, makikita niyo dito. Pag kinoconnect ko dito, is ano siya? Magalaw yung picture. Parang nanginginig siya na malapit ng mag-double image. So, ang gusto niya pag ganon is mas mataas ng konti. Pag mataas naman na masyado, gaya ng pag hindi natin nilagyan ng resistor, nagbabar line siya. Sinubukan ko ding nilagay doon sa 12 volts. Pag nakalagay sa 12 volts itong LC1 natin, ano na, nagdo-double image na. So, ang gusto niya is itong voltage na ito. Kaya, sukatin natin yung voltahe nito. So, ano yung voltage na masusukat natin dyan. Ayos lang natin yung ating... Ito mga bro, sukatin natin. So, ito muna yung BJTs muna, sukatin natin. Pag dito siya sa BJTs naka-rekta mga bro yung magnet wire. Siyempre ang supply ng ating LC1 is 30 volts. Pero pag nilagyan na natin ng ito, yung dalawang 10K, ang voltahe na niya is, ayan, nasa 23 volts na lang. Yan yung gusto niya mga bro. 23 volts yung gusto niya. Kasi pag ilalagay naman natin dito sa ABDD, ang voltage ng ABDD yan, 15 volts, 15.6. Ano siya? Nanginginig yung picture na malapit ng mag-double image. Pag sa 12 volts naman natin kinonek, double image na siya. Ayan, pag dyan natin kinonek yung itong wire na to, kumonek yan sa LC1. Ito yung nakuha natin na gusto niyang voltage. Ayan, yung kumonek sa BGH via 20K resistor. So yan, 23.4 volts. Yan, i-close up natin para makita nyo na 10K resistor nga yan. Yan o. Dalawang 10K. Dalawang 10K doon sa LC1 kumunik sa BGH. 1K naman LC2 kumunik sa BGL. Ayan. So, iba na naman mga bro yung ginawa natin dito. Iba-iba kasi mga paraan mga bro na ano eh na ginagawa dito sa ano sa EU panel. Talagang may kaartihan din to na panel mga bro. Depende sa sira. Depende din iba-iba depende sa sira mga bro. Iba-iba din yung remedy na ginagawa natin. Ayan yung picture niya sa baba. Ayan, check natin mga bro yung ano niya, picture. Yan mga bro, okay na yung ginagawa natin. Pero kailangan pa rin natin tong obserbahan mga bro. Obserbahan pa rin natin to. Halimbawa, pagkalipas ng minutes or ilang oras ay nagbar lines, ibig sabihin is kailangan pa nating babaan itong voltage na kinonik natin sa LC1. Pag
Nanginginig naman, magalaw yung picture. Ano naman, kailangan naman nating taasan itong boltahe ng LC1. Siyempre, pagtataasan natin, papalit tayo ng resistor dito. Pwede nating palitan ng 10K ng 5K na lang. Ganon. Pero pag hindi na to nagbago ng kahit na mga ilang oras, okay na to mga bro. Okay, natin yan mga bro, okay. Wala nang bar lines kahit na ilabas natin yung kanyang menu. Yan. Mahirap na ano mga bro to, mahirap na trouble itong mahirap i-troubleshoot mga bro itong ganitong EO panel. Ang daming kaartihan yung panel na to, kaya depende sa kanyang trouble, iba-iba din yung na-discovery ko dito na pwedeng gawin. Mapapansin nyo, ang una kong ginagawa dito is modify muna ng LC1, LC2. Pag hindi siya gumana, saka tayo maghahang ng ng LC1 sa isang side. Pag hindi pa rin gumana yan mga bro, saka tayo maghahang ng or magde-disconnect ng mga clocking signal HC1 to HC6. Bali, last option mga bro yung tanggal ng mga resistor or yung mag-cutting. Hanggat maaari is kung makuha pa sa modify, mas matagal kasi yung buhay ng ating panel pag makuha pa sa modify. So ganito yung ginawa natin dito. Then sa kabila, wala na tayong ginawa, binalik lang natin yung natanggal na resistor. Yung, pinalitan natin ng mga 39 ohms. Bali 37 ohms yung original. Ang gagawin na lang natin dito mga bro ay lalagyan ko na lang ng shrinkable tube yan para mas safe naman yung ginawa natin. Ito na mga bro, nalagyan na natin ng na-fix na natin. Okay mga bro, bago tayo magtapos, shout out nga natin si Bro Philip Mig Aranyes dyan sa Rizal. Bali yan, dun sa mga gustong magpagawa na malapit sa kanya, PM nyo siya sa number na nasa ating screen. Malupit na technician din yan mga bro. At saka shoutout din sa mga kasamaan nating tech vlogger. Minsan shoutout natin kayo lahat. Okay, hanggang dito na lang at sasarahan na natin mga bro itong ating ginawa. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.